morning po sa lahat. Once again po si Brad. Medyo na isip lang si Brad ng isang masaya, kumbaga naging isang good news kay Brad kasi nagulat si Brad. Kita mo intro pa lang. Intro pa lang. Yan po, isang magandang dahilan na para ituloy ko yung pag-share, pagbibigay ng mga good ideas sa pag-aalaga. Di ba? Kasi nagulat ako, di ba? Nag-PM sa akin. Eh, syempre, although nag-PM sa akin, sinabi, magbibigay siya ng isang intro at outro. Yan, magbibigay sa akin ng ganun. Sipin mo nga. Oh, ano pa bang isang dahilan na para itigil ko or mabagong utak ko sa isang kadahilanan na parang may mga bagay na magda-down sa'yo? Always positive, tagandaan nyo yan. Ha? Ito, isang kaibigan na nag-PM kay Brad na sabi sa akin, tulungan kita sa vlog mo, bibigyan kita ng intro at outro. Wow, sabi ni Brad, lumaki ang tenga. O naman po, eh, sino ba namang hindi ayaw dyan? Then second, libre, wow. Diba? Bigay nga eh. Ngayon, yun na nga po. Nakaisip si Brad ng ganitong kagad na pasasalamat, no? Shoutout sa'yo, Oplan Beta ng Cavite. Sobrang salamat sa'yo na nagbigay sa akin ng intro at saka outro. Kaya nagawa ko yung kagahit masyadong advance si Brad, kagagawa lang kahapon ng isang kwento regarding doon sa ating tinatawag na nanocode, yung bakit may 5 piso sa beta tank, di po ba? Ngayon gumawa si Brad ng ganito, di ba? Kasi, kumbaga sinuklihan ko kaagad yung sinabi niya, tulungan kita, bigyan kita ng intro at saka outro, di ba? Yun yung sinasabi niya na, ituloy mo yan, parang nasa akin, ituloy mo yan, gawin mo yan, kasi nakakatulong ko sa mga baguhan, sa mga newbie, di ba? Kaya, saludo ko sa'yo bro, salamat. Binigyan mo ako ng isang dahilan na para ituloy ko tong ginagawa ko. Di po ba? Okay, salamat na. Sobrang, sobrang salamat sa'yo. Now, adi, thank you ngayon. Ang isa pang isa-share ko sa'yo, yun yung tinatawag na Brad's info, information mismo ni Brad. Yun ba? Bibigyan ko yun ng maliit na info. Kay Brad, share ko lang yung sarili ko kasi nga po, sino ba talaga si Brad? Di po ba? Kasi, pangalan ko pala, Brad Chris, di ba? Hindi yung real name kasi aka-aka lang. Pangalan lang na, parang screen name lang, then second, nakaganito pa ako, di po ba? Totoo na siyempre, hindi nyo lubusan kilala talaga si Brad. Pero si Brad, maski pa paano, tumutulong, nag-help, nagbibigay. Katulad nito, di ba? Nag-share ako. Although yung iba, hindi pa ganun lubusan kilala talaga si Brad. Then yung iba naman, kilala po ako dahil nakapag-share din ako ng buhay ko. May maliit lang ako isi-share sa inyo. Regarding siyempre dito sa mga pag hahabi or pag-aalaga natin ng mga beta. Si Brad kasi hindi si Brad na hanggang beta lang. Si Brad maraming line. Kung bagay, sa isdang tabang, maraming alam si Brad. Kasi, 1997 ha. Kung ikaw nakikinig ka, buhay ka na ba yun? 1997. Nagbibreed na po si Brad. Ha? Ngayon yung panahon na yun, mas mahirap pa nga nun eh. Kasi kumbaga, mano-mano. Ngayon ako baka easy. Type ka sa YouTube. Makakita ka kagad ng mga idea, diskarte kung paano mag-alaga. Yung mga way, di ba? Maraming tutorial. Easy. Kasi noon, di ba? Encyclopedia, grabe. May mga tinatawagang volume 1 to whatever. Ganun po yun. Noon po. Although, siyempre, hindi naman ako bumabase sa ganun. Si Brad, importante kay Brad yung nakikita niya. Actual si Brad eh. Gusto niya
nakikita niya, aktual. Doon yung nalalaman ang yung kahinaan, kung paano sila mag-pairing, lahat-lahat, makikita mo yan. Diba? Ganun po dapat, make focus sa alaga nyo always. Hindi basta kayo nagpakain lang, nagpalit ng tubig, hindi. Pakiramdaman nyo po sila. Di po ba? Sabi nga nung kaibigan ko, ano ba yung kinakausap mo isda? Nagkakaintindihan kayo? Loko, di ba? Hindi. Yung ibig ko sabihin, yung pagkikare mo sa alaga mo, hindi lang hanggang doon sa pagkikare lang na pagpalit ng tubig, magpakain. Hindi po. Kilalanin nyo po yung alaga nyo. Ganun po si Brad noon. Kasi nga, mahirap nung yung mga impo-impo kasi bagong alam din po ko nung panahon na yun, may malay ko din sa pag-iisda. Pero, nandun yung puso ko sa isda. Since 1997 nga po, si Brad nagbi-breed na. Ha? Si Beta, hindi ko pinapansin nung araw yan. Kasi napakamura talaga. Oo, 35, ganyan. Mamuhunan ka ng 15 pesos, I think. Puhunan. Bibili ka sa mga wholesaler. Then second, wala pa hong babae. Wala hong binibentang babae. Ang mga Beta is fighting fish pa noon. Bale tail at saka, I think, Gambodia. Yun po yung dalawa, halos dalawa lang po ang Beta noon. Gambodia, short tail yun. And yung Siamese noon eh. Bale tail nga, Siamese noon. Yun yung mahaba po ang buntot. Since 1997 to 1998, may pet shop na po si Brad. Nagbi-breed na rin po. Sabi ko nga po sa inyo, si Brad, yung line nitong pag-iisda, malayo na ho. Yung kumbaga, yung PC, malaki na nilarga ko. Nagbi-breed na ako noon ng Oscar, Discus, Dragonfin, Goldfish. Yan mga yan, isa sa mga line ko yan, kumbaga, isa sa pinagtutuunan ko ng pansin, yung source of income ko. Yan, linyang yan. Kaya, kumbaga, pwede ho kayong magtanong sa akin, hindi lang po sa Beta, sa iba pong isdang taba. Huwag po sa saltwater, kasi ang saltwater, ang inaalagaan sa saltwater is yung tubig, hindi po isda. Hindi isda ang inaalagaan sa saltwater, kundi tubig. Although, may line ako sa salt water. Nakakaintindi rin sa salt water. Pero dito tayo sa tabang. Alam ko naman lahat na nagahabi dyan, hindi lang naman Beta. May nagahabi ng goldfish. May nagahabi ng Oscar o basta isang tabang. Or cichlid. Pwede nyo po akong tanungin. Libre po, walang bayad. Tandaan niyo yan ha. Wala pong bayad. Kasi si Brad, yung panahon na yun, nagbibreed na si Brad nun. Alam na yung mga mouth brooder, egg bearer. Patuloy, kita nyo nga, may gapi ako. Dito lang. Ang liit ng lugar. Pero po, dumadami pa yung gapi ko. Bibigyan ko rin kayo ng idea pagdating sa gapi. Hindi po ba? Yun na po. Yung line na yun, yun po si Brad noon eh. Is matagal ng breeder. Nasa dugo ko na yung pag-aalaga ng isda at magpapanak ng isda. Kaya, yung pag-share ko, hindi na bago para kay Brad. Kumbaga, ang sa akin na lang, noon pa naman, nag-share na ako. Nagbibigay na ako ng idea. Sa totoo lang, marami rin ako tinulungan noon. Although yung iba, siyempre, hindi nakakakilala talaga kay Brad. Kung sino talaga si Brad, di ba? As Brad. Si Brad, nung araw, breeder na, may pet shop at may narating na. May napatunayan na. Hindi nila po alam yun. O kayo yung mga manonood or eto. Hindi nyo ganon lubusan kilala si Brad. Siyempre, di ba? May nagda-down, nag-try si Brad mag-ganito, tapos dina-down, magkakaroon ng ganon. Di po ba? Okay lang, it's part of challenge yan. Hindi mo matutuldukan si Brad ng ganun-ganun lang. Ganun si Brad. Kayo mga newbie, huwag kayong papatuldok. Huwag kayong magpapa-apekto sa mga yung ganun lang dinadown ka kagad. Uy, walang kwenta yan. Maniwala ka sa akin. Mas ginaganon ka is part of challenge kailangan. Galingan mo pa.
magugulat na lang yung lockdown sa'yo. Naangatan mo na siya. Di ba? Ayun po. Yun po, maliit na share ni Brad sa buhay niya. Then second, ito yung card ko, yung tinatawag na shoutout. Kasi, yung mga nag-PPM po, o katulad yun, may ito lang, babago lang po, nabasa. O, pasali naman sa shoutout, sir. Sabi nga lang, uy, ako pa, late na bagay, di ba? Ngayon, bibigay ko ngayon yung mga pangalan na mga nagre-request ng shoutout, yung mga nagkomento sa baba. Please comment po para next time, may listahan po ako. Di ba? Next time, maisama ko naman kayo next sa shoutout. Di ba ba? Ay, sabihin natin, ang yabang ni Brad, oh. Alam mo, sikat na eh, nag-shoutout. Hindi, as per request lang naman po. Hindi naman po yung ganun, yung line na sinasabi nga nun. Hindi po, binibitawa lang ni Brad yung mga nanggagaling din po sa mga followers, kumbaga. Or nag-chat sa akin, nakikisuyo, sir, baka ganun. Di ba? Hindi po sa sinasabing yung yabang, hindi po. Hindi po yun. Ate, shoutout na tayo. Wag na tayo. Wala na muna sermonan ngayon. May sermonan ba? Shoutout ko muna yung mga tropa, yung mga kaibigan natin, yung mga nag-PM or nag-commento rito. Shoutout ko po ha. Oh, shoutout kay Josiah Saysay. Bro, shoutout sa'yo. Carl Justin. Edward Flores. Nestor. Stephen Tenebo, tama po ba? Kung mali po, pasensya na po. Boss Ice, yan po, mga yan ha. Ramirez, Dexter Tolentino, Jojo Salan, Mayari Jeans, ayan, mga kaibigan natin yan. Enrico Carlos, I think, Carlos, di ba? Pau Flores, ay si Pau Flores, pinsan ko po yan ha. Pau Flores, pinsan ko po yan. Nagulat din ako dahil dito sa hobby. Nagkakilala kami, nagulat din ako. Pinsan ko po, eh syempre, syempre yung magulang ko wala na rin po, kumbaga buti at swerte naman at yung matatanda, kumbaga nakapagbigay pa ng detalye. 'Di ba? Nagulat din ako, pinsan ko. Ay noy. Ha? More power sa inyong pamilya. Ayun. Shout out sa iyo ha, sa pamilya mo. Ay kay Luna, sa baby mo. Luna, shoutout. Tapos din next, Bro Yuson ng Cavite. Bro, shoutout sa'yo ha. Ito, si Yuson naman yan kasi kliyente ko yan sa FH. Sa Flower Horn, si Yuson. Then second, guys, ako si Brad, please subscribe, support. Then yung tropa natin, si Brother Cheese. Cheese Beta po, ha? Cheese Beta. Supportahan po natin. Kasi, ako, si Cheese, gumagawa ng ganitong paraan. Real talk to kapag kami bumitaw ng salita at pinost namin dito, real talk yan. Kasi, yun yung line namin. Kumbaga, sa araw-araw ginawa ng Diyos. Magkakatabi kami ng isda. Yan yung linyada namin kapag nag-share si Brother Cheese. Diba? Real talk yan. Ibig sabihin, talagang yun yung sitwasyon na tinatawag na. Nadaanan niya yung mga pagsubok or whatever pa. Ganun yun eh. Ganun yung pag-aalaga kasi. Kaya, many times sa amin, kumbaga, magpapasalamat tayo sa amin kasi nagsishare kami ng mga kaalaman. Mas mabilis. Mabilis yung pagkatuto nyo, mga newbie. Ganun po. Ah? Subscribe, follow nyo yan. Support din. Brother Cheese, saludo ako sa iyo, bro. Then second, meron pa o yung sa Pateros po. Shoutout sa kaibigan natin, si Nestor Bacal, at saka si Pao Santillan. Ngayon pong summer player po, magkakaroon po ng show sa Pateros po, no? Manila. May show po yung summer player. Support po natin yan, mga hobby po yan. Mag-join kayo, mag-entry kayo. Malaking bagay na po yun. Kumbaga, isang bagay na experience ba. Enjoy pagiging hobby kasi
Hindi mo pwedeng, habi mo, pag-aalaga ka lang. Nagiging, yun ang ganda lang yung enjoyment mo. Hindi. Hindi pa tapos yan. Dapat, enjoy mo, pag-habi mo, hanggang sa level na sumasali ka sa show, i-entry ka sa show. Pero wala namang kadahilan, ano, may trophy o whatever. Diyan mo makikilala yung mga, minsan sinatawag yung master, idol, o whatever pa mga tawag nyo. Magkikita kayo in person, ha? O, di ba? Like Brad Chris, kapag pumunta doon sa event na yun. Ha? Sali po kayo. Gasino lang po yung, magkano lang po yung, I think, 150, I think, ganun, pinaka-higher na yun. Mababa siguro, 100, ganun. Wala pa ko idea doon sa, ano ha, doon sa kung magkano yung entry ng kada isang isda. Basta, idea lang po na nagre-range po ng ganun, 150, pababa, ganyan. Sali po kayo, ha? Summer player, ngayon pong Mayo. Opo, I think 13, 14, 15. Ha? Silip-silip lang din, minsan kasi nagpo-post sila, silip-silip, babasa nyo, nandun yung kategorya. Sali po kayo, para maski pa paano, mag-enjoy yung pagiging hobby nyo, ha? O ngayon, wala na, susunod na naman po, keep safe always, dahil dito sa epidemia, nakaburo si Brad sa kanyang barracks, di ba? Pero, enjoy! Magandang umaga po ulit. Saludo po sa lahat. Ha? Bye-bye. Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.